Kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin live dito sa ating studio si Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Kapaeng Mariano. Magandang gabi po, Secretary Mariano. Magandang gabi, Jessica. Kapaeng na lang po tawag ko sa inyo. Pasensya na ho kayo, pero nung inanunsyo po pa lang po ni President Duterte yung kanyang mga appointments, yung mga portfolio sa gabinete, sinabi niya na agad na ito mga portfolio ito ibibigay ko sa kaliwa. Sa kaliwa. Eh, brinand na ho kayo agad. Did you mind? Ay, wala namang problema yan, Jessica. Mm-hmm. Kung yung katawagan na kaliwa o makakaliwa ay para sa tunay na pagbabago, hindi po ba? O yung tinataguri ang progresibo at makabayan, eh wala po tayong problema sa ganong katawagan. Mm-hmm. Ang mahalaga po ay ano po ang ating magagawa at gagawin para maiangat yung kalidad ng pamumuhay, lalo na ng pinakamalaking produktibong pwersa sa ating bansa pa rin, yung uring magkasaka. Mm, kung sa bagay siya rin naman, sinabi niya siya, makakaliwa rin daw siya. Ano po ang, doon po sa mga nagtatanong, ano bang credentials nitong si Secretary Mariano, si Kapaeng? Bukod sa alam ko, galing kayo sa pamilya ng mga magsasaka, kayo mismo ay magsasaka, at nakaranas din daw po kayo sa pamilya po ninyo mismo ng problema agraryo. Ay, totoo yun, Jessica. Ako po ay, si Kapaeng Mariano po ay galing sa pamilya ng maralitang magsasaka. At tayo po ay mahigit 30 taon na sa kilosang magbubukid. Mm-hmm. At ako po ay nanungkulan din ng halos 9 na taon bilang kinatawa na anak Powers Party List sa House of Representatives. At yung pong ating mga mayaman at buhay na karanasan ng ating pakikipagtalakayan at bahaginan sa ating mga magkasaka, lalo na yung kanilang mga pang-araw-araw na mga problema, kahingian nila, kahilingan nila, lalo na yung usapin ng pag-resolba dun sa nananatiling fundamental na problema ng ating mga magkasaka, yung kawalan ng lupa. Dahil po kahit sa datos po ngayon ng pamahalaan natin, lalo na sa datos ng Land Bank of the Philippines, lumalabas sa Jessica na sa bawat 10 nating mga magkasakang tinatawag na agrarian reform beneficiaries, siyam ang wala pa rin sariling lupa. At kung kaya't kinakailangan pa rin ang tananatili po yung aking advokasya para sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa sa ating bansa at yung pagkasabatas talaga ng bagong batas para sa tunay na reforma sa lupa na ang sentral na layunin ay yung libreng pamahagi ng lupa. Parang napakalaki lang pong irony o contradiction yun, ano? Sa 10 beneficiaryo, siyam, walang lupa. Paano sila naging beneficiaryo in the first place kung hindi naman po pala sila nabigyan ng lupa? Ganito po, doon po sa noong pong Setyembre taong 2013, Jessica, out of more than 730,000 agrarian reform beneficiaries, ang sinasabi po sa datos ng Land Bank of the Philippines ay 77 lamang na libo ang nakakumpleto ng hulog sa amortisasyon sa lupa. Mm-hmm. Apo. At kung kukunin natin ang porsyento noon, 9.7% lamang. Mm-hmm. Kung kaya pag tiningnan pa natin yan at sinukat pa natin yung percentage share niyan doon sa sinasabing mula 1972, hanggang pagtatapos ng Disyembre 2015 ay nakapamahagi ng lupa ang DAR, Department of Agrarian Reform, ng mga mahigit 4.7 million hectares ng lupain sa may tinatayang mahigit 2.7 million agrarian reform beneficiaries. Pag kinuha natin ang percentage share noon, Jessica, noong 77,000 ARBs na naka-fully paid ng land amortization, nalong maliit yung porsyento, halos 3% lamang. No? Uh-huh. Kaya kasi ang agrarian reform beneficiaries, lalo na ng mga lupaing na ipamahagi ng DAR, ng mga private agricultural lands, may obligasyon kasi yung mga beneficiaryong magbayad ng land amortization plus at saka dagdag yung 6% interest plus yung amilyar pa o yung real property tax. Uh-huh. Ganong kabigat ang obligasyon talaga ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Dediretsuhin ko na po kayo, Kapaeng. Ano ho, sa pangkalahatan po ba ay matatawag nating successful o palpak na palpak itong programa ng agrarian reform sa ating bansa? Eh, panahon pa ni Marcos na pag-uusapan na to, land reform, tapos naging CARP under President Cory Aquino, hanggang naging CARPER yan. Pero bakit nasa ganito pa rin po tayong sitwasyon? Kung ang usapin at susukatin natin, Jessica, yung mga umiiral na agrarian reform laws and programs sa ating bansa na
ipinatupad at pinatutupad hanggang sa ngayon dun sa usapin ng paglutas ng fundamental na problema ng kawalan ng lupa ng nakararami nating mga magkasaka, masasabi nga natin na totoo yung sinasabi ng mga magkasaka, hindi naman kaila sa'yo, Jessica, ako ay namuno at naging pangulo ng Kilusang Bukid ng Pilipinas. Mm-hmm. At matagal na sinasabi niya na bigo yung mga programa sa reforma agraryo sa paglutas ng fundamental na problema. Kaya naman, mm-hmm, simula't simula, alam ko yung inherent limitations, uh-huh, flaws, loopholes, and imperfections ng existing agrarian reform laws. Pero siyempre, dahil ako ang bagong kalihim ng Department of Agrarian Reform, sa kasalukuyan, so ipapatupad namin yung NANDAR, yung patuloy na ipapatupad yan, nang may limitasyon din, no? Kung kaya't sabi ko nga, ako yung nanunungkulan ako ngayon bilang bagong kalihim NANDAR, pero nagpapatuloy yung aking advokasya para sa pagpapatupad ng tunay na reforma so, sa lupa. So, paano kaya natin maipatutupad ng tama itong agrarian reform sa ating bansa? Yung tipong this time, magtatagumpay na siya talaga. At makikita mo talaga yung dramatic change sa poverty level. Kasi yun ho ang sinasabi nilang basic problem kung bakit hindi nagbabago ang poverty level sa ating bansa. Dahil sa kawalan ng totoong agrarian reform program. So, this time, sa inyo pong termino, ano pong masasabi niyong plano para ho sa wakas, maisakatuparan po ito, Hari Nawa? Unang-una, siyempre, kailangan nating isagawa yung mabilisang imbentaryo, Jessica, kasi 4.7 million hectares yan. Opo. So, kailangan nating balikan sa mabilis. Ilang bang lupa na ipamahagi na sa ating mga agrarian reform beneficiaries ang nandiyan pa sa possession, mm-hmm, ng ating mga magsasaka, no? Mm-hmm. At yung magsasaka nga na napamahagian ng lupa ay andun pa sa lupang na ipamahagi sa kanya. Uh-huh. Kailangan din nating mabilisang ripasuhin yung mga resolution and orders kaugnay nung exemptions, apo, exclusion from agrarian reform coverage, yung mga resolution decision kaugnay naman nung conversion ng mga agricultural lands, mm-hmm, yung retention, yung exemptions, ay yung cancellations ng mga certificates of land ownership award, emancipation patents, certificates of land transfer, mm-hmm, at yung mga kontrata na umiiral kaugnay ng stock distribution option, kasi marami pa niya nasa Negros, Isla ng Negros, mm-hmm, hindi lamang yung naganap sa Hacienda Lucita. Ganon din yung mga kontrata ng mga agribusiness venture agreements. So saan ho nagkakaproblema? At yung mga kontrata ng buwisan sa ating bansa. Saan po nagkakaproblema ka pa, Eng? Sa proseso ho ba? O is it still the refusal ng mga malalaking landholder, yung mga hasyendero sa ating bansa na to part with their land? May bahagi yung sinasabing strong resistance, ano, ng mga land owners, mm-hmm, natin. Kasi pag tiningnan mo ngayon yung balanse ng lupa pang kailangang ma-acquire at ma-distribute, lumalabas sa taya ng DAR ay more than 621,000 pa. 93% niyan, Jessica, ay private agricultural, mm-hmm, lands. At 66% o 410,000 niyan ay kailangang ipamahagi daw dun sa moda ng compulsory acquisition. Mm-hmm. Na pag-iwanan itong moda ng pamamahaging ito, at naiwan talaga yung malalaking tipak ng mga private agricultural lands, bukod pa dun sa talagang parang nilulundag-lundagan lang, hinahakbang-hakbangan lang, mm-hmm, yung malalaking tipak ng mga land holdings, ano? At ang inuna ay yung mga government-owned lands. Mm-hmm. Siyempre, yung Department of Environment Natural Resources, na mamahagi din ng public agricultural lands yan, uh-huh, sa anyo naman ang mga free patents, homestead patents. Kaya nga makikita natin, Jessica, yung halimbawa, tatlong mga parsela ng lupa, may tatlong mga magsasaka. Yung magsasaka doon sa government on lands, walang obligasyon yon na magbayad, mm-hmm, ng amortisasyon at amilyar. Yung mga magsasakang nandun sa lupang tinatawag na saklaw ng mga pre-patents and homestead grants o patents, wala ding obligasyon yon. Mm-hmm. Pero itong magsasaka nito sa isang parsela na dating private agricultural lands, in-acquire at dinistribute ng gobyerno, ng DAR, at hinalagahan ng Land Bank of the Philippines, ito ngayon magkasaka dito, naguhulog ng amortisasyon at amilyar. So, mm-hmm, parang pwedeng magtanong itong magsasakang ito, sa parcelang ito na naguhulog ng land amortization, bakit iba-iba ang katayuan namin
No, bakit iba-iba ang pagtingin at pagtrato sa amin ng batas? Eh, pare-parehas naman kami magkasaka. Mm-hmm. So, isang malaking usaping pampatakaran yan, Jessica, na sabi ko nga ay aking iyahapag, hindi lamang sa Board of Directors ng Land Bank, kuhindi sa Presidential Agrarian Reform Council. Alam mo ba, Jessica, na sa nalulooban ng anim na taon ni Pangulong Ninoy Aquino, ni minsan hindi po pinulong o kinumbin yung Presidential Agrarian Reform Council. Ito kasi yung the highest policy making body sa usapin ng pagpapatupad ng reforma agraryo. Mm-hmm. Kaya nga, nung sa first cabinet meeting namin, sa ilalim ng Duterte administration, aking nirekomenda mismo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maikumbin po itong park na ito. At agad-agara naman po ang tugon ni President Duterte. Sabi niya kay Sec. Jun Ibasco, Jun, ikumbin itong park within mm-hmm. July. Nang tanongin mm-hmm. ko po si Secretary Jun Ibasco after na mag-adjourn yung aming first cabinet meeting. Sec. Jun, kailan ikukumbin yung park? The soonest, Kapaeng. Mm-hmm. So ganun po yung marami po kasing usaping pampatakaran na kailangan na pong desisyonan mismo ng park. Yung alam ko po, may dalawang kontrata ng stock distribution option na nirekomenda na rin ng Park Executive Committee na hindi po na-aprobahan o na-aksyonan ng Park. May dalawa ding kontrata ng agribusiness venture agreements na hindi pa rin nadidesisyonan ng Park. Mm-hmm. So mga usapin tong pampatakaran, Jessica. Kasama na yung patakaran dapat na yung mga prime agricultural lands ay dapat pong ipreserba para sa food security Apo. Ng ating bansa. So mga ilang pong mga patakaran niyang usapin pampatakaran na napakahalaga po na dapat disisyunan po ng ating gobyerno. Napanggit niyo po yung Negros at yung Hacienda Luisita. Yung Hacienda Luisita, ano bang problema doon? Bakit hindi pa ho na ipapamahagi yung lupa? Bakit parang nandun pa rin sa usapin kung i-distribute ba yung lupa o stock option, etc. Totoong usapin pa rin niya na Jessica, kaya nga ngayon ako yung nag-assume na bilang bagong kalihim ng Department of Agrarian Reform, magsasagawa kami, sabi ko, ng mabilisang assessment eh. Kaugnay nung sa naging implementasyon ng resolusyon at desisyon ng Korte Suprema at paano nag-comply yung Dardon na sa utos ng Korte Suprema na ipamahagi yung 4,915 hectares na naging saklaw ng stock distribution option contracts yan doon mm-hmm. sa original na 6,296 mm-hmm. farm worker beneficiaries. So nakita po namin, sa ngayon pa lang nakikita ko na may nagkaroon ng kailangang ayusin o parang i-rectify doon sa naging proseso noong pamamahagi. Kasi matatandaan po ninyo, sistema ng Tambiolo yung pong isinagawa dyan. And then yung 1.3 billion pesos na proceeds po nung sale, pagkakabenta ng 580.5 hectares, hindi pa rin po na ibabalik yun mm-hmm. sa mga farm worker beneficiaries. Yung pong petition for revocation ng conversion order na inisyo ng Dardon noong 1996 sa aking pagkakatanda ay hindi pa rin po na nare-resolve yun. So pending po yan sa Office of the Secretary at mga mahigit apat na taon na po. Yung pang kinover ng notice of coverage na 358 hectares na sinasabi naman ng Tarlac Development Corporation ay pag-aari ng Tadeco, meron pong opposition doon sa notice of coverage, yung Tadeco, so kailangan din pong i-resolve kaagad yun. So, yan po yung estado ngayon ng implementation mm-hmm. ng Agrarian Reform Program o land distribution ngayon sa Hacienda Luisita. Kaya nga po, sa linggong ito, sa susunod po linggo, kami po ay magsasagawa din ng paikipagkonsultahan doon sa mga Agrarian Reform beneficiaries sa Hacienda Luisita. So nasa implementation na lang po yung problema. Wala na ho tayo doon sa usapan kung makakabuti ba sa magsasaka na ikunin niya yung share niya ng lupa o baka wala ring mangyari. Wala nang mga ganung usapan ngayon. Nasa implementation na po lang. Nasa implementation po dahil yun nga, maliliit na parcela lang po yung mga naging wala pa raw isang hektar. Ay ano po yun, mahigit lang kalahati hektarya kada isa. Yun nga po ang ating titingnan dyan at yun din pong mga ulat na rin nakukuha ng DAR mismo na may mga nagiging sistema na ng ariendo dyan o rentahan. Kaya nga kami po ay titingnan namin sino ba itong nagre-renta ng mga lupa at lote na ipamahagi dyan
At sa tingin po namin... Violation yun, di po ba? Violation po yun kung tutuusin. Kasi hindi po pwedeng yung... may holding period po yan na 10 years bago ma-transfer yan At para ma-transfer yan, kailangan ng clearance sa Department of Agrarian Reform. Kaya ang ating pong aalamin dyan ay mismo yung mga patuloy na nagre-renta ng mga loteng na ipamahagi sa mga ating mga agrarian reform beneficiary sa San Dolicita, hindi po para pinahan natin yung mga nagpaparenta. Kasi alam po naman natin na dahil kung hindi nga sapat yung support services, wala silang sapat na production capital, kung kaya't nauobliga sila o napipilitan silang parenta kahit alam nila wala rin naman kasing capital yung magsasaka. Yun po ang kailangan kung naibigay mo sa kanya. Maliit na yung lupa, wala naman siyang capital para bumili ng abono o equipment. Yan po yung tututukang isa ng Department of Agrarian Reform. At kung kailangan pong pagtutulungan ng Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform para maibigay po natin yung suportang serbisyo sa ating pong mga agrarian reform beneficiaries, particular po sa Hacienda Luisita. Kapaeng, ang dami pa nating sanang pag-uusapan. Pasensya na ho kahit kulang yung ating oras. Last question ko na ho. Hindi ho ba kayo naninibago na dati ho kayo'y nasa kali? Kayo'y mas sumisigaw kontra sa gobyerno. Ngayon kayo na ang nakaupo, kayo na ang gobyerno, lalo na pagdating sa agrarian reform. Ang bago lang siguro dito, Jessica, bilang ako yung nahirang na bagong kalihim ng Department of Agrarian Reform. At kanina nga pong hapon ay... nung alas dos ng hapon, amin pong binuksan yung dalawang main gates ng Department of Agrarian Reform, Central Office, na 18 taon na po na nakapinid, nakasara. Sinasara kasi laging may nagrarally doon. Yung po ang sa lumalabas na naging dahilan. So kanina po, alas dos ng hapon, kasama ko po yung mga third level officials ng DAR, yung rank and file employees ng DAR, at mga kinatawa ng mga magsasaka, amin pong binuksan yung dalawang main gates ng Department of Agrarian Reform. Eh, maaari pong sabihin na ito ay sumisimbolo rin doon sa ating patakaran po ngayon na polisiya ng open and continuing dialogue and consultations sa lahat po ng stakeholders ng agrarian reform at advocates ng agrarian reform sa ating bansa. So, bukas na po yung mga opisina ng Department of Agrarian Reform, saan mang antas po ito. Kaya sabi ko nga po, ay yung dapat mga opisyal ng DAR at mga kawani nito at manggagawa, ay pag may dumarating po mga magkasaka sa ating mga tanggapan, isalubungin po natin, magbagandang araw tayo, ano po ba ang aming maitutulong, ano po ba inyong mga issue, suliranin problema, at hanapan po natin kapwa ng ating na magiging solusyon. Komportable ho kayo sa gabinete, may mga rightists doon, may mga lumang pangalan sa politika, para daw kayo kayong halo-halo, chapsuy. Ay, ano naman yan, komportable po tayo dahil, siyempre naman yan, ano po yan, exchange ng ideas yan, mga pananaw, so... Kaya po, ang mahalaga lang po ay maipakita natin sa ating panunungkulan bilang kalihim ngayon ng Department of Agrarian Reform, talagang napakahalaga po ng reforma agraryo at pambansang industrialisasyon sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya sabi ko nga po, bilang pangkalahatang paninindigan, di ka pa, bilang sekretary ng DAR ngayon, wala dapat magsasakang mapapatalsik sa kanilang lupang sinasaka. Ayun, ang mensahe no ejectment ninyo. And eviction of peasants from the lands they till. Ayun po ang mensahe nyo dun sa mga magsasaka sa Arakan, sa North Cotabato, yung mga magtutubo sa Western Visayas, yung mga taga Cagayan Valley, yung mga malalaki. Yung malalawak na plantasyon pa at malalaki pa pong hasyenda at land holdings, lalo na sa Negros, yung sa cooperative scheme, mayigit pong 3,000 hectares yan sa lupain na sinasabing pag-aari ni Ginoong Danding Kawangko. At isa-share ko na, Jessica, sa maikli, yung ang bahagi ng aking letter of intent to serve na isinumite kay President Rodrigo Robo Duterte. Ganito po ang sinasabi, Your Honor, it is my unwavering commitment to fulfill my part in the realization of the Filipino peasants' aspiration to emancipate themselves from the bondage of the soil they till through genuine agrarian reform. Na-memorize nyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Na-memorize nyo talaga yun, pero maganda ho. Po sa ating sambayan ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapwa magkasaka. Salamat mula po sa pamilya ng DAR. Salamat po sa panahon ninyo, Secretary Mariano. Maraming salamat po. Thank you po, Jessica. Sa inyong panahon.